There's a fountain, free 'tis for you and me. Let us haste, oh haste, to its brink. 'Tis the fount of love from the source above, and he bids us all freely drink. Will you come to the fountain free? Will you come, 'tis for you and me. Thirsty soul, hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. There's a living stream with a crystal gleam. From the throne of life now it flows. While the waters roll, let the weary soul hear the call that forth freely goes. Will you come to the fountain free? Will you come, 'tis for you and me. Thirsty soul, hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. There's a living well, let this water swell, and eternal life they can give. And we joyful sing ever spring, oh spring, as we haste to drink and to live. Will you come to the fountain free? Will you come, 'tis for you and me. Thirsty soul, hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. There's a rock that's cleft, and no soul is left that may not its pure water share. 'Tis for you and me, and this stream I see. Let us hasten joyfully there. Will you come to the fountain free? Will you come, 'tis for you and me. Thirsty soul, hear the welcome call. 'Tis a fountain open for all. Magandang kayo, mga kapatid. Dapat sana sa Webis ng gabi, pero maganda rin po siguro na ngayong gabi na meron po tayong Webis ng gabi para mas mapadaya po ang ating pag-aaral po sa Facebook Live. Ang paksa pong ito ay isang paksa na ni-request ng isang kapatid. At hindi po ito madaling pag-aralan sapagkat wala tayong mababasang direct statement ng tao ay merong free will. Pero mapapatunayan natin ng tao ay merong free will. Makikita po natin sa ating pag-aaral po sa gabing ito. At may mga paniniwalang spiritual na hindi naniniwala na ang tao po ay merong free will. At bibigyan natin ng kahulugan kung anong ibig sabihin ng free will sa ating pag-aaral po sa gabing ito. So sa ating mga makakapsat na imbag ng rabi, kapakay amin, kakabsat. Kung nakikinig po ngayon si Yap Nenet, na imbag kabigat. Kasi nandun siya sa ibang bansa. Ano po? Sa ating mga kaigsoonan, dyan sa may Southern Central Philippines, maayong gabi sa inyong tanahan, maigsoon. Sa ating pong mga katugangan, dyan sa may southern part ng Luzon, sa Bicol area, Diyos marahay na banggi sa Indugabos. At pagkatapos po itong mga tanggapang kasinan, masanto siya labi at si kayo namin. Inabati natin si Singye, ano po, nasa Pangasinan na po ngayon. At yung mga taga Carabao Island, mayad na gabi sa inyong tanan. At dito sa amin, sa lugar ng Mekini, mga kapampangan po, may pabingi ko nga. So tulad po ng ating binanggit sa ating panimula, sa ating introduction, ang ating pag-aaralan po ngayon tungkol sa free will. Sabi ko nga po kanina, may mga paniniwalang pang-spiritual
na hindi naniniwala na ang tao po ay may free will. Pero una-una, mag-ibig sabihin ng free will? Dito po sa dictionary meaning ng free will, itong sinasabi, the power of acting without the constraint of necessity or faith. Sabihin, ibig sabihin ito, ito yung kakayahan na ikay gumalaw na hindi ka napipilitan o nakatakda. Yun ang ibig sabihin, no? Di ba? Or the ability to act at once on discretion. No? Ito po yung kakayahan na ikay gumalaw ayon sa iyong kalooban. Ayon sa iyong choice. So in other words, ang free will is the ability to have one's choice. Meron kang kakayang piliin kung anong dapat mong gawin, dapat mong isipin, dapat mong paniwalaan. Yan ang ibig sabihin ng of free will. It's you have a choice. You have the ability or power of choice. Meron kang, pwede kang pumili kung anong gusto mo. So, hindi ka pinipilit, you are not constrained, o hindi tinatakda na gawin ang isang bagay. So, ito yung meron kang kalayaang gawin kung anong gusto mong gawin. In other words, yun ang free will. Pwede kang isipin mo kung anong gusto mong isipin. Yan ang ibig sabihin ng free will. So, pwede mong gawin ang gusto mong gawin sa mga bagay na kaya mong gawin. Kasi may mga bagay din natin kaya gawin. Sabihin, beyond our power, so wala tayong wala tayong kakayaan itong pumili kung beyond your ability. Pero sa mga bagay na sa posibilidad natin gawin, then we have the choice to do it kung anong gusto natin. Yan ang ibig sabihin ng free will. So, simple lang. Yan ang ibig sabihin. Pag meron tayong free will, meron tayong kakayaan pumili. Ayon sa ating kagustuhan. Yan po ibig sabihin ng free will. Para makita natin ang pagkakaiba po ng free will sa napipilitan, meron po pagkakataon. May pagkakataon doon sa pag-aasawa, limbawa, may tinatawag na napikot kanya eh. Although hindi mo ako naniniwala sa pikot. Pero usually, pag napikot ka, ikay mag-aasawa lang isang tao na hindi mo siya gusto. Ay napilitan ka lang. So, wala free will doon. Napilit ka eh. Pinilit ka lang. Pero kung ikay mag-aasawa ng taong gusto mo, yun ay free will. Pinipili mo yung taong gusto maging asawa. So, yun ang makikita natin, simpleng alimbawa ng tinatawag nating free will. Eh meron pong isang sangay ng pananampalataya na o paniniwala na pinangunahan po ng tao na tinatawag na pangalan po si John Calvin. Siya po yung nagturo ng sistema ng Calvinism. Ito po yung quotation mismo ni John Calvin, ano po. So hindi ko inimbento ito. Ito po yung actual quotation galing kay John Calvin. So, open quote, God preordained for His own glory and the display of His attributes of mercy and justice a part of the human race without any merit of their own to eternal salvation and another part in just punishment of their sin to eternal damnation. Sa Tagalog, sabi niya, ang Diyos na tinakda niya para sa kanyang sariling kalulatihan at para maipakita niyang kanyang karakter na pagkaroon ng kaawaan at justice, katwiran, bahagi po ng mga tao na walang anumang kinalaman sa kailang gagawin ay maliligtas. At bahagi ng mga sanglibutan, sang sinugob mga tao bilang kaparusahan sa kailang kasalanan, sa wala hanggang kaparusahan, dito po makikita natin yung ayon po dito sa quotation nito ni John Calvin, ang mga tao ko'y maliligtas na wala silang kaugnayan sa kailang kaligtasan. Pinili lang sila ng Diyos na maligtas. Hindi sila maliligtas dahil sa mga bagay na kailang ginawa o kailang pinili, pero sila'y tinakda ng Diyos na maliligtas. Yun ang yung quotation ni John Calvin. At huwag kayong mapaparusahan dahil kay itinakdang maparusahan. So, yun ay makikita natin, basically speaking, walang kalayaan ng tao doon. Ang kanyang kaligtasan ay di bunga ng kanyang sariling pananampalataya pinili o pinaniwalaan, pero siya tinakda lamang ng Diyos na maliligtas. Ibig sabihin, kahit ano pang gawin niya.
maliligtas pa rin siya dahil tinakda siya ng Diyos na siya maliligtas. On the other hand, may mga tao tinakdang mapaparusahan. Kahit anong gawin nilang kabutihan at pagsunod sa Ebanghelyo, hindi pa rin sila maliligtas. Bakit? Sa pagkat sila tinakdang mapaparusahan. So, yung tao yun, kahit gusto niya maligtas, hindi siya pwedeng maligtas. Dahil tinakda siya ng Diyos na mapaparusahan. He was predestined to be condemned. It's a second quotation po ni John Calvin, open quotation, by predestination, we mean the eternal decree of God, by which He determined with Himself whatever He wished to happen with regard to every man. So, ibig sabihin, bawat bagay na nangyayari sa tao, ito tinakda na ng Diyos. So, halimbawa, si Adam may nagkasala, hindi dahil pinili ni Adam siya magkasala, kundi siya tinakda magkasala. Ayon din sa paniniwalang ito. So basically, sa paniniwala ni John Calvin, yung tulip na sinasabi, walang free will ang tao. Ala siyang kaugnayan sa mga bagay na kanyang ginagawa. Ang lahat ng mga bagay tinakda ng Diyos. Sinasabi ni John Calvin, di ba? So basically, ang tao sa kanitong sa ngayon ng pagtuturo, paniniwala, ala siyang kalayaang pumili. He has no free will whatsoever. John Calvin taught that God decreed that some men to be eternally saved and others to be eternally condemned. Walang basiya ng Diyos. Basta kung sino lang yung gusto maligtas, sino maliligtas. No man can alter his eternal faith. Ibig sabihin, well, ang isang tao niya pwedeng palitan ng kanyang kahinatnan sa walang hanggan. In other words, kung gusto mo maligtas, pwede ka tinakdang maliligtas, hindi ka pa rin maliligtas kahit anong gawin mo. So dito, sinasabi nga natin, this shows that man lacks free will, at least, with regards to his own salvation or damnation. Wala siyang kakayang piliin kung anong kainat niya sa walang hanggan. Ito'y tinakda lahat ng Diyos. In other words, sabi nga natin kanina, if you are predestined to be condemned, you are not responsible. Hindi ka responsable sa iyong kaparusahan. Eh, wala ka namang kinalaman sa iyong walang kahinatnan dahil tinakda ng Diyos. So, ang Diyos ang responsable kaya ka maliligtas o hindi ka maliligtas. Wala kang kaugnayan doon. So, in other words, you have no free will. Dahil tinakda ng Diyos ang lahat ng mga bagay na mangyayari. That's Calvinism. Mabas, itinginan po natin, hindi tayo basta-basta naniniwala. Kailangan nating patunayan from the scriptures that man has free will in all aspects of his life. Hindi lang po sa kaligtasan niya, kundi sa bawat aspekto ng kanyang buhay. Sa mga bagay na kaya niyang gawin o mga bagay na bukas sa kanya. Pero siya kakayang pumili. Siya responsable sa kanyang kahinatnan. Dahil ang namang bagay na kahinatnan niya is a matter of choice. Pinili niya. Every choice has its consequences. Tandaan natin yun. Pag pinili mo ang isang bagay, meron mayroong consequence yun. Pinang pinili mo eh. So, isa responsable sa namang bagay na mangyayari sa kanya sa panginaharap. Kung pinili niya, nasa sumunod o hindi, nasa kanya yun. Yun ay tinuturo ng Biblia. Kung mapapatunayan natin sa Biblia na tinuturo ng tao po ay mayroong free will, then John Calvin and others like him are wrong. Sila'y mali sa kailang itinuturo. Unang bagay na dapat nating pansinin, alam bang pagkakaiba ng tao sa mga hayop? Nasabi ng mga sa science, tayo na po ang pinakamataas na uri ng mga hayop. Wrong. Ang mga tao, hindi sila hayop. Sila'y mga tao. So, anong pagkakaiba ng mga hayop sa mga tao? Ito po sa New Testament, as Old Testament, tayo po'y nilalang sa larawan ng Diyos. We are created in the image of God. Diyo ba sa babalik tayo sa pinakaunang bahagi ng Biblia, sa Genesis chapter 1, verse 26, ito ang ating mababasa, mga kapatid. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila na sa pamamahala sa mga isda sa dagat,
sa mga ibon, sa impapawid, sa mga hayop, sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos sa nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So tayo nilalang sa larawan ng Diyos. Merong paniniwala, merong naniniwala na ang Diyos ay may physical na katawan dahil tayo raw po'y nilalang sa larawan niya. So kung meron tayong physical na katawan, ang Diyos ay meron tayong physical na katawan. That's wrong. Ang Diyos ay hindi siya physical. God is not a physical being. He is a spirit. Siya isang espiritu. Dito po sa John chapter 4, verse 23, verse 24, di ba sabi no? Kung gusto natin tayo po inaanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba kanya. So sino yung mga tunay na mananamba? Sinasamba natin ang sabi rito, ang Diyos ay espiritu kanya. Basahin po natin. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. So, God's a Spirit. And those who worship Him should worship Him in Spirit and in Truth. Kanya. So, ang Diyos ay isang Espiritu. Wala siyang laman at dugo. He has no physical body. So, sa Lucas chapter 24, verse 39, nung nabuhay na maguling ating Panginoon kanya, ay hindi nila alam kung ano siya. Pero sabi niya, ako ito kanya eh. 24 verse 39, sabi na siya isang spirito kanya. Sabi ng Panginoon, ako ito kanya. Masayin natin. 23, 24, 39 po. Tignan ninyo ang aking mga kamay at mga paa sapagkat ako nga ito. Ipuin ninyo ako, tignan sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Nung nabuhay na magaling ating Panginoon, siya nagtaglay lang isang katawa. So, sabi niya, hindi ako espiritu kanya dahil meron isang laman at dugo. Sa isang katawan, may katawan siya. So, in other words, ang physical na katawan ay hindi ang larawan ng Diyos. Ano yung larawan ng Diyos? Larawan ng Diyos sa atin. Ang tao mismo. Ang espiritu na nananahan sa kanyang physical na katawan. So, ang tao po, ang kanyang constitution sa lupa, sa espiritu na nakatira sa isang katawan na binubuhay ng kaluluwa. Ito pong paksang ito, hindi rin na maintindihan ng karamihan sa atin. Pero napakasimple lang. Ang kaluluwa nagbibigay ng physical na buhay sa ating katawan upang tayo na isang espiritu ay maniniraan sa buhay ng katawan. Kaya nga pagdating ng panahon ng ating katawan ay masisira dahil sa sakit o aksidente, hindi mo na pwedeng tirahan, so alis ka na doon. Dito po yung makikita natin maliwanag sa bagong tipan. Para mapatunayan lang natin na hindi katawan ang larawan na nasa atin ng Diyos, kundi ating espiritu. Tayo lamang sa lahat ng nilalang ng Diyos ang merong espiritu. Usayin natin. Sa 1 Thessalonians, chapter 5, verse 23. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ang ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi lang ni Pablo ang ating buong pagkatao. So, meron siyang espiritu, kaluluwa at katawan. Ganyan. Si Apostle Peter, sa kanyang huling sulat sa 2 Peter chapter 1, verse 14, ang sabi niya, knowing that shortly I must put off my tent, just as our Lord Jesus Christ showed me. Maalala na sa John chapter 20, sinabi ng Panginoon kay Pedro kung paano siya mamamatay. So tinutukoy nito ni Pedro, mamatay na siya. Malapit siya mamatay. Iiwanan ko ng aking tabernakulo. Ano yung tabernakulo? Kanyang katawan. So pag namatay ang tao, iiwalang espiritu sa kanyang katawan. Sino yung ihiwalay? I will put off my tent, ganyan. Si Pedro mismo ang ihiwalay sa kanyang katawan pag siya'y namatay. So, ibig sabihin, tayo espiritu nakatira sa katawan. Tignan rin po natin sa John chapter 2, verse 18 hanggang verse 22. So, the Jews answered and said to him, what sign do you show to us since you do all these things? Jesus answered and said to them, destroy this temple and in 3 days, I will raise it up. Sabi niya,
Gibayin yung templong ito sa ikatlong araw ay aking itatayuan niya. Then the Jews said, it has taken 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? Ang pagkaintindi ng mga Judyo, ang sinabi niyang, at tinutukoy ng Panginoon, templo ay ang templo sa Jerusalem. Pero tinutukoy niyang templo ay ang kanyang katawan. Sa verse 21, but he was speaking of the temple of his body. Therefore, when he had risen from the dead, his disciples remembered that he said this to them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. So, bisa pag namatay si Kristo, sa pupunta sa Hades, pero sabi niya, itatayo, mabubuhay sa maguli. So, mabubuhay. So, yung kanyang katawan, kasama niya, ay mabubuhay na maguli kanya. So, tayo po, espiritu nakatira sa ating katawan. Yun ang pagkapareho natin sa Diyos. Ang Diyos ay espiritu, tayo na espiritu. Ang Diyos ay may kaisipan at emosyon, tayo ay may kaisipan at emosyon. Tayo lang ang may ganon sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Ang Diyos ay may free will. God has free will. Dito po sa Psalm 115, verse 1, hanggang dito po sa verse 8, meron pong challenge sa mga Gentiles sa mga Hudyo. Nasaan ang kanilang Diyos? Kanya. Dahil ang mga Gentiles or nations, ang ibig sabihin ng salitang Gentiles, nations. Sa ibang mga salin, ito ay Gentiles. Sa ibang mga salin ay nations. Ano ang ibig sabihin nun? Yung mga bansa ng Hudyo are called Gentiles. Sabi nila, nasaan ang kanilang Diyos? Sapagkat ang bansang Israel ay walang mga Diyos-Diyosan. Ang mga Gentiles, may mga Diyos-Diyosan na nakikita nila. So, ang tanong nila, nasaan ang kailang Diyos? So, sabi po na sa Psalm 115, verse 1, not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory because of your loving kindness, because of your truth. Why should the nations say, where now is their God? Nasaan ang kailang Diyos kanya? Nasaan ang Diyos na mangudyo? Nasaan ang Diyos natin? But our God is in the heavens. He does whatever He pleases. Ginagawa niya ang gusto niyang ibigin gawin kanya. May free will ang Diyos. Ginagawa niya ang gusto niyang gawin kanya. He does whatever He pleases. Compared to sa mga Diyos-Diyosan, wala silang magagawa. Hindi lamang sa wala silang free will, pero wala talaga silang magagawa dahil wala silang buhay at wala silang kapangyarihan, ganyan. Their idols are silver and gold, the work of man's hands. They have mouths, but they cannot speak. They have eyes, but they cannot see. They have ears, but they cannot hear. They have noses, but they cannot smell. They have hands, but they cannot feel. They have feet, but they cannot walk. They cannot make a sound in their throat. Those who make them will become like them. Everyone who trusts in them. I mean, walang kapangyarihan ng mga Diyos-Diyos na ito. So yung mga nagtitiwala sa mga Diyos-Diyos na ito, ganun din ang mangyayari sa kanila. Alam niyo silang kapangyarihan maliligtas. Pero may on point dito, sabi ng talata sa ikatlo, but our God is in the heavens, He does whatever He pleases. So tayo na nilalang sa larawan at kawangisan ng Diyos. Ang Diyos ay may free will, therefore by necessary implication, we also have free will. Dahil katulad natin ng Diyos. Sa lahat ng kailang nilalang, tayo lamang may free will. Yung ibang mga hayop, they do not have free will. Tayo lang ang mayroon. Most animals, all animals, act by instinct. Tayo, we act by our free will. Tingnan niyo, pwede ba tayong mababasa that we have free will? Pero, so John chapter 7, verse 17, if anyone wills to do his will, tingnan niyo yung salitang yun. If anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine whether it is from God or whether I speak on my own authority. Ginan natin sa Tagalog para maliwanag po. Ano po? So, John 7, verse 17. Technically, Filipino, hindi Tagalog. Kung sino man ay nagnanais, gawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung anong turo
mahihigila niya kung turing mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula aking sarili. Ang nagnanais, ano yun? Nice, choice. Ang may gustong kanya. Ang may gustong gawin ang kalooban ng Diyos, yung sinasabi niya. If anyone wills to do his will, yung gustong gawin kanya, nagnanais. Di ba free will yan? Nagnanais. Meron kang gusto kanya. Gusto mong malaman. That's free will. Dito po sa Joshua chapter 24 verse 5, pinagpipili sila kung sino ang paglilingkuran nila. Sign po natin. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves. Paano, how can you choose without free will? Choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi dito, choose for yourselves. Ang pinili ni Joshua at ang kanyang sangbayan, they will serve the Lord. So tignan nyo, that's free will. Choose for yourselves, kanya. Eh, paano ka naman pipili kung wala kang kalayang pumili? Diba? So Mark chapter 8, verse 34. When he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, whoever desires to come after me, you mean it? Desires. Let him deny himself and take up his cross and follow me. Whoever desires. Again, tugyan natin sa ating wika, ano po, sa Mark chapter 8. See, ito rin po isang talata na nagsasabi sa atin, meron tayong free will, whoever desires. Paano ka magkakaroon ng free will, desire kung wala kang free will, di mo? Paano yun? Pasayin natin sa verse 34 sa ating wika. Tinawag niya maraming tao, pati ang kanyang mga lagad, at sa kanyang sinabi, kung sino man ay nagnanais kanya. Sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ng kanyang krus, at sumunod sa akin. Ibig sabihin, ano na nais? Anong gagawin mo? Ito ang gagawin mo kanya. So yun ay ayon sa kanyang kalooban. Kung gusto niyang gawin o hindi. So, pero kung gusto niyo, kung ito ang gusto mong gawin kanya, if this is your choice, yun ang sinasabi ng Diyos, ng ating Panginoon, anong gagawin mo? Kung susunod ka sa kanya, itong gagawin mo kanya. So that means, again, yun po ay nagpapakilala ng free will. Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Kasi kung gusto mo pagbuksan, paano kung ayaw mo? Sabihin, hindi ito automatic, nabubuksan mo. If, kanya, anyone hears my voice and opens the door. Kung gusto mong buksan, kanya, papasok ako. Pero kung ayaw mo, hindi siya papasok. So ito nagpapakilala na yung tao ay meron siyang kalayang tanggapin ng Panginoon o hindi. Yun ang sinasabi ng talata sa Revelation chapter 3 verse 20. Sa Romans chapter 13 verse 12, the night is far spent, ibig sabihin, parang kumbaga ang ating buhay kanya ay malapit na. The day is at hand, malapit ang kanya. Therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. That's choice. Alisin mo ang gawa ng kadiliman at ilagay mo kanya baluti ng liwanag. Let us walk properly as in the day, not in revelry and drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. So may dalawang choice dito, di ba? Either na you cast off the works of darkness and put on the armor of light. O magpatuloy ka doon sa gawain ng laman. That's choice na sinasabi ni Apostle Paul. Dito po sa Isaiah chapter 55 verse 6 verse 7, seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Paano mo gagawin yan kung wala kang free will? Paano mo iwanan ang iyong maling gawa kung wala kang kalayaang gawin mo yun? Di ba? If you do not have free will, let him return to the Lord, then he will have mercy on him and to our God, for he will abundantly pardon. Walang predetermination dito eh.
yung babalik ka sa Diyos dahil yung nakagustuhan mo. So dito mga talatang ito, at marami pang iba actually, ay nagpapakilala sa atin, meron tayong free will. Deuteronomy chapter 30 verses 19 to verse 20, I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Paano mo pipili ng buhay kung wala kang kalayaang pumili? Therefore, choose life that both you and your descendants may live, that you may love the Lord your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him, for is your life and length of your days, that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, Jacob, and give them. So kung gusto niyo kanyang mapunta sa inyo ang lupain pinangako ng Diyos kay Isaac, Abraham, Isaac, at Jacob, yun itong gawin niyo kanya. You choose life. Ano yun? Mahalin mo ako yung Panginoong Diyos at sumunod ko sa kanyang tinig kanya. Then you choose life. You choose life, ganyan. So ito yung nagpapakilala ng free will. Free will, di ba? Yung sa Ezekiel, chapter 18, 20 to verse 21. The soul of sin shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon him. But if a man turns from all his sins which he has committed, keeps all my statutes, and does what is lawful and right, he shall surely live. He shall not die. None of the transgression he has committed shall be remembered against him, because of the righteousness which he has done, he shall live. Sabi niya, but if a wicked man turns from his sins, he has the choice to do that, di ba? If, ganyan. Kung gagawin niya, ganyan. So ito mga talata yung nagpapakita sa atin, that man has free will. That he has a choice whether to obey or disobey, di ba? Yun ang primary na makikita natin sa mga talatang binasa natin. So, man has free will. Ang pagkakaroon po ng isang batas, necessary implies free will. The choice to obey or to disobey. Ang isang tunay na kautusan, ang mga napapailalim sa kautusan na yon ay may kalayaan pumili na kung sila susunod o hindi susunod. Kasi kung wala ang kalayaan pumili, the law is absolutely unnecessary. Ba't ka magbibigay ng kautusan kung wala ka namang kalayaan, sumunod o hindi sumunod, di ba? Kaya nga po sa mga dictatorship, there is no free will. Kailangan mong gawin ang sinasabi ng batas or else you will die. Pero sa mga democracy katulad ng Pilipinas, we have free will. Kung gusto mong sumunod, okay, kung hindi ka susunod, paparusahan ka. Pero kung hindi ka naman, kung sumusunod ka naman, hindi ka paparusahan. So you have the choice to obey or to disobey. Yan ang necessary implication ng pagkakaroon ng isang batas. Kaya nagbigay ang batas ng Diyos, parang isang binibigyan ka ng choice. Tingnan nyo. Sa Genesis chapter 2 verse 16 hanggang verse 17, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. But of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So mayroon dalawang choice si Adam. Kainin niya o hindi niya kainin. Pag kinain niya, siya paparusahan. He shall surely die. He will be separated from God. Yan ang consequence kung pipiliin niya yun. Otherwise, kung hindi siya kumain, okay lang siya. That's choice. Hindi siya pinipilit ng Diyos. Sinasabi niya, kung ito yung gagawin mo kanya, ito ang mangyayari sa iyo. Pinipilit ba siya ng Diyos? Hindi. Dito sa Mark 16:15-16, ganun na. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Dito sa Mark 16:15, and he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who doesn't believe will be condemned. Dalawa yung alternative. If you believe and you are baptized, then you'll be saved. But if you do not believe, then you'll be condemned. There are choices. There are two choices, di ba? Eh kung wala free will, ba't meron pang choice? Ba't sasabihin ng Diyos yung kung wala ka namang free will,
sumunod o hindi sumunod, di ba? So, the presence of a law necessarily implies free will, makikita natin. Makikita rin po natin na ang kaligtasan is not predetermined. Ibig sabihin, kung sino maliligtas, is not predetermined. But man's salvation is always conditional. If, kung gagawin mo, if, kung gagawin mo. The letter, the word if implies choice. If, that's the condition. Kung gagawin mo ito, kanya. So that's choice. If, kanya. Halimbawa, naliligo ko sa babae. Sasabihin niya, okay, sasagutin kita kung gagawin mo ito, kanya. So you have a choice. Kung ayaw mong gawin, hindi kanya sasagutin. Eh kung ginawa mo, di sasagutin ka. The word if is condition, di ba? That implies choice. Kasi bibigyan ka pa ng kondisyon, hindi mo rin kayang gawin, hindi mo rin kayang piliin, o wala ka rin kalayang pumili, di ba? That condition is useless. Ingat sa Romans chapter 8, verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. Yun ang first choice. The second choice, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Yo, if implies free will. Choice. Two choices. If you live according to the flesh, you will die. That's the first choice. And the second choice, but if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. That's two choices. That implies free will. Ba't ka papipipiliin kung wala ka namang kakayang pumili? Hindi naglulukuhan lang tayo at ang Diyos. Binibigyan ka ng choice na pumili, but in the reality, wala ka naman palang kalayaan pumili. O di ba? So Romans chapter 11, verse 21, verse 22. For if God did not spare the natural branches, He may not spare you either. Therefore, consider the goodness and severity of God. On those who fell, severity, but toward you, your goodness, if you continue in His goodness, otherwise you also will be cut off. So yung pong aral na once saved, always saved is false. You'll be saved if you continue in His goodness. Otherwise, you also will be cut off. Ang sinasabi nito yung mga Udyo na naputol mula doon sa punong olibo dahil sila nagkasala sa Diyos. At nakita nila ang kabagsikan ng Diyos. Pero tayo kabutihan, Kanya, magpapatuloy tayo sa Kanyang kabutihan o sa pagsunod sa Kanyang kalooban, Kanya. That's choice. Dito rin po sa 1 Corinthians chapter 15. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you gain a condition. Conditions are choices, di ba? A condition is a choice. If you hold fast the word which I preached to you, unless you believed in vain. If, ganyan. Paano kung wala ka naman choice na pumili? Ano pa yung ibig sabihin ng if na yan? May condition na bibigay mo. If you do not have the choice, ability to choose, di ba? If you do not have the ability to choose, conditions are useless. Ba't ka magbibigay pa ng condition eh, hindi, wala ka lang malang kakayahan na gawin niyo. Kung halimbawa, wala kang perang bumili ng bahay, eh bakit ka pa bibigyan ng kondisyon na nagbebente sa'yo? Di ba? Ganun din po yun, mga patid. So, yung conditional, salvation being conditional of our faithfulness is an implication of free will. That we have free will. Kaya, pwede tayo magpiliin na magpatuloy sa kabutihan ng Diyos. O tayo po ay huwag sumunod o hindi magpatuloy sa kabutihan ng Diyos. At sipin po natin, bakit maparurusahan ng isang bata na walang isip? Kaya nga po sa ilalang ng batas, pagka ang isang tao ay wala sa kanyang sariling kaisipan, hindi mo pwedeng parusahan. Because he has no choice. He has no free will. Wala sa isip niya eh. Kaya nga, man is not responsible to be punished if he does whatever it is predetermined to do.
Paano mo parusahan ng tao ay sa turo ng mga Calvinist? Kung yung ginagawa niya, yun ang tinakdang gawin niya. Anong kasalanan niya? Wala. Sabi ng John Calvin, wala raw kaugnayan ng tao sa kanyang sariling kaligtasan o kaparusahan. So, ang Diyos ang gawa nun. So, yung nagpapatuloy, nagpapakilala, ang Diyos ay hindi matuwid. God is not just. Justice necessary implies that one is punished because it has been proven with all evidence that he violated the law. Sa kanyang sariling kalooban, siya lumabag sa batas. So, if man has no free will, therefore, he is not responsible to be punished. Bakit mo sa parurusahan sa isang bagay na hindi naman niya piniling gawin, kundi tinakda sa kanya na gawin niya, di ba? Ano klaseng katwiran yon? Ang Diyos po ay nagbigay ng kanyang kautosan, this will be a measure of his righteous judgment. Sabihin, meron siyang basis sa kanyang kahatulan and not according to what he has predetermined. Sabihin, yung batas niya magiging batayan niya sa kanyang kahatulan. So, bisabi, kung ikay sumunod, ikay parusahan. Kung hindi ka, kung ikay sumunod, ikay maligtas. Kung ikay hindi ka sumunod, ikay parusahan. Meron siyang batayan. Pero kung wala tayong free will, eh bakit kanya parusahan? Paano parusahan si Adam kung siya itinakda magkasala? Ano klaseng kaparusahan yon na binigay kay Adam, kay Eva, kung wala silang kalayaan? Tumubili ng mga bagay na gagawin nila. Kung sila itinakda magkasala, anong kasalanan nila? Wala. Eh, yun ang dapat nilang gawin. Tinakda ng Diyos eh. So, hindi silang responsable dito, kundi ang Diyos. Diba? Ito na parusahan ng Diyos. Isipin po natin yun. Dito po sa John chapter 12, verse 48, he rejects me and does not receive my words as that which judges him. Ano yun? The word that I have spoken will judge him on the last day, in the last day. So, ano gagamitin ng Diyos sa kanyang kahatulan? Yung kanyang kautusan. Kung kayo sumunod o hindi. Hindi yung maliligtas ka dahil kayo tinakdang maligtas. Hindi ha. Kundi kung anong ginawa mo. Dito rin po sa Ecclesiastes chapter 12, 13 to 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments for this is man's all. This is the meaning of our life. Na tayo matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang kautusan. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. So, ano magiging batayan ng kahatulan? Yung ginawa mo. Ibig sabihin, yung ginawa mo ayon sa yung sariling pagpipili. Hindi yung ginawa mo ayon na itinakda sa yung gawin. If that's the case, sabi nga natin, you have no responsibility sa ginawa mo dahil tinakda mo lang gawin. Hindi ka dapat para saan. Dito sa Romans chapter 2, maliwalang po yan. Ang Diyos ay matwid, wala siyang kilikilingan. So, meron siyang basihan sa kanyang kahatulan. Hindi yung may siyang tinakda o ano. Dito basahin po natin sa Romans chapter 2, verse 6. Kaya't gagantihan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Bakit? Sa verse 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangin ng mga tao. Pero ayon sa predestination ni John Calvin, nagtatangin Diyos ng mga tao. Itinangin niya ba'y maligtas at itinangin niya iba na hindi maliligtas. Hindi gano'n. So kung tao yung lang free will, there's no responsibility whatsoever. Para lang yung batang paslit na walang kakayang pumili, anong kasalanan niya? O yung tao na pinanganak na wala sa sariling kaisipan? Anong kasalanan niya? Wala. Pero if you have free will, at ginawa mo isang bagay out of your free will, then you are responsible. Di ba? Maliwanag po yan. Ang ating Panginoon, nagtuturo po siya ng matwid na kahatulan. God, Christ teaches righteous judgment. Pero kung ikay ipaparusahan sa isang bagay na hindi mo piniling gawin, you are not responsible. Hindi mo na piniling gawin yun eh. Pinwersa ka lang gawin mo eh. Dahil tinakdang gawin mo, ano kasalanan mo? Maraming kasalanan, di ba? Pero hindi ganun ang sinasabi ng ating Panginoon. Christ teaches righteous judgment, kanya. Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. So, ito matwid na kapaghatol, kanya. Under the Old Testament,
there was a need of two or three witnesses before someone is condemned. No po sa Deuteronomy chapter 19 verse 15, one witness shall not rise against a man concerning any iniquity or any sin that he commits. By the mouth of two or three witnesses, the matter shall be established. So para mapatunayan that a man is responsible, that he violated the law, there should be witnesses. Eh, bakit gagawin ng Diyos? Bakit lalabanan ng Diyos ang kanyang prinsipyo? Why will God violate His own principle of righteous judgment? Siya mismo lalabag noon. Bakit? Dahil hahatol siya ng mga tao na hindi dahil sa mga bagay na kailang ginawa o piniling gawin, kundi sa mga bagay na itinakda niyang gawin ng mga taong yan. Inuutusan niya mga tao to judge righteously. So, samantalang siya, ayon kay John Calvin, he judges based only on his own whim. Kung anong gusto lang niyang maligtas o maparusahan with regardless kung anong ginawa nila. So yun po, makikita natin, mali po yan. Free will and prophecy. Para sinasabi lang, kung ganun, ganyang, tao may free will, paano yung mga inuula ng Diyos na nakatakatang mangyari? So itong mga hulang ito, tinakda na Diyos mangyari. So ito yung mangyayari kanya. Pero kung ang tao may free will, paano mangyayari mga bagay tinakda ng Diyos? Good question. Pero kung pag-aaralan po natin ng Biblia, the prophecy were fulfilled by people not knowing that they fulfilled the prophecy. In other words, they were acting on their own free will. Without knowing it, they fulfilled God's prophecies. Yun ang makikita natin. For instance, ito po sa Isaiah chapter 10, mahaba po ito pero lang po tayo, 1 verse 1 hanggang verse 30 lang, mahaba ito eh. Who to those who decree unrighteous decrees, right misfortune, which they have prescribed to rob the needy of justice? Ito po yung kanyang bayan, yung namumuna sa bansang Israel. And to what is right from the poor of my people, that widows may be their prey, and that he may rob the fatherless. What will you do in the day of punishment, and in the desolation which will come from afar? To whom will you flee for help, and where will you leave your glory? Ito yung kasalanan yung kanya. Merong injustice sa bayan ko kanya. So saan kayong pupunta kanya pagdating ng araw ng kaparusahan na nanggaling sa malayo kanya? Kasi ito yung bayan na galing sa malayo na magpaparusa sa inyo kanya. Sa verse 4, without me they shall bow down among the prisoners, and they shall fall among the slain. For all his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. Arrogant, woe to Assyria, the rod of my anger, and the stop in which sand is my indignation. I will send him against an ungodly nation, and against the people of my wrath. I will give him charge to seize the spoil, to take the prey, and to tread them down like the mire of the streets. Yet it doesn't mean so. This is the key word. Indeed, ibig sabihin, wala siyang kinalaman doon sa plano ng Diyos. Hindi ito iniisip na gagawin ko ito kanya dahil para rusahan ng Diyos ang bansang Israel. Wala sa kaisipan niya yun. Kundi ganun talaga siya. Ang Asira ay sa mapanakop na bansa. But it is in his heart to destroy kanya. So siyang pinili ng Diyos dahil itong bansang ito talaga ay mananakop kanya. And cut off not a few nations. For he says, are not my princes altogether kings? Not Calno like Carchemish, is not Amath like Arpad, is not Samaria like Damascus? As my hand has found the kingdoms of the idols, whose carved images excel those of Jerusalem and Samaria, as I have done to Samaria and her idols, shall I not do also to Jerusalem and her idols? And kung gagawin niya, parurusahan ko siya. Kung paano ko pinarusahan yung sinakop ng iba kanya, sasakupin ko rin kanyang Jerusalem kasama ng kanyang mga Diyos-Diyos ang kanya. So, di man niya kilala ang tunay ng Diyos. Therefore, it shall come to pass when the Lord has performed all His work on Mount Zion and on Jerusalem, the people shall punish the fruit of the arrogant heart of the king of Assyria and the glory of his haughty looks. Ibig sabihin, hato na siya rin ng Diyos. So, ibig sabihin, ginamit lang Diyos ng Assyria na walang kinalaman ng Assyria. Hindi niya alam na sakupin ng Assyria ang Israel dahil yun ang kanyang
gawain para hindi lang basang Israel sinakop niya maraming bansa. Sa pagsakop niya sa Israel, tinupad lamang niya yung hula ng Diyos para maparusa ng bayan niya. So Assyria was acting on their free will without knowing that they fulfilled the prophecy ng Diyos na sila magpaparusa sa bansang hindi sumusunod sa Diyos. But eventually, dahil hindi sila sumusunod sa Diyos, sila rin ay pinarusahan ng Diyos. So yun ang makikita niyong justice ng Diyos. Yung mga pumatay sa ating Panginoon. Sa Acts chapter 2, verse 22. Men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which God did through him in your midst, as yourselves also know, him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God. Yun ang plano ng Diyos. Na ang kanyang anak ay mamamatay. Ye have taken by lawless hands, have crucified and put to death. Nung sabihin ng mga Hudyo na magtanong si Pontius Pilate, anong gagawin ko sa Jesus na ito kanya? Ipako sa krus kanya. Yun ay kalooban nila. Walang kinalaman ng Diyos doon. Yun ay kalooban nila na ipako sa krus ng ating Panginoon. Pero nung mapako sa krus ng ating Panginoon, tinupad lang nila yung itinakdaan ng Diyos na mangyayari para maligtas tayo. Hindi sila pinwersa ng Diyos. Ginawa nila sa sarili lang kalooban. So yung makikita natin, ito pa, isa pa para maging maliwala. Sa Zechariah, si Judas Iscariot, sinasabi natin, si Judas Iscariot, nakatakda niyang gawin yung mga bagay na kanyang gawin. Hindi totoo yun. Judas Iscariot, ginawa niya yun dahil sa kanyang kagustuhan. Wala nang mayroon sa kanya, wala nagsabi sa kanya. Wala tayong mababasa sa Bagong Tipan, na may nagsabi kay Judas Iscariot na gagawin niya, gagawin niya. Siya mismo ang gawa noon. Kaya hindi niya nalalaman na gawin niya ni Judas Iscariot, tinapad lang niyang hula sa Zechariah chapter 11, verse 12 to 13. Na hindi niya alam. Sabihin, itong hula ng Diyos, ginawa ni Judas Iscariot, yung bagay niya ay sa kanya sariling kalooban, at hindi niya alam, tinapad niya yung hula ni Zechariah sa chapter 11, 12 to 13. Sayang po natin. So, it's to Zechariah. And I said to them, if it is agreeable to you, give me my wages, and if not, refrain. So they weighed out for my wages 30 pieces of silver. And the Lord said to me, throw it to the potter, that princely price they set on me. Kanya. Ito yung presyo na inilagay niya sa akin. Sino nagsasalita? Ang Panginoon. Kanya. So I took the 30 pieces of silver and threw them into the house of the Lord for the potter. Yun ang hula ng Zechariah. Ito'y tinupad ni Judas ayon sa detalye ng Zechariah. Unang-una, yung 30 pieces of silver. It is on Matthew chapter 3, verse 14. Then one of the 12 called Judas Iscariot went to the chief priests and said, what are you willing to give me if I deliver him to you? And they counted out to him 30 pieces of silver. Hindi po gold, hindi ano, bronze, hindi silver. Yun ang sabi ni Zechariah. 30 pieces of silver, kanya. Sa Matthew 25, verse 5, then he threw down the pieces of silver in the temple and departed and went and hung himself. Doon po sa hula ni Zechariah, kanya, hindi na makikita natin, ito'y nilagay niya sa sanktuaryo, kanya. Sabi nito sa sanktuaryo, kanya. At pero ito'y hindi ginamit ng mga sacerdote. Bakit? Sabi niya. Sa Matthew 27, verse 6, but the chief priest took the silver and pieces and said, it is unlawful to put them into the treasury because they are price of blood. And they consulted together and brought with them the potter's field to bury strangers in. Therefore, that field has been called the field of blood to this day. Dahil doon po, it dinilibing si Judas Iscariote at lahat ng mga nagpapatiwangad nilang dinilibing. So, ginawa ni Judas Iscariote yun, tinupad lang niyang hula sa Zechariah chapter 11, pero ito ginawa niya ayon sa kanyang sariling kalooban. So, yun makikita sa prophecy at free will. Hindi sinisira ng free will ang prophecy. In fact, ito ay nagpapakita sa kapangyarihan ng Diyos.
na tayo gumagawa sa ating sariling kalooban, hindi natin nalalaman, tinutupad natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng manghula na kanyang sinabi kanya. So, ang isang prophecy is not a drama where a director tells the actors what to do. Yun ang drama eh. Nasabi ng mga iba, oh, si drama ni Judas yun. Hindi drama yun. Sa isang drama, there's a director na sinasabi sa mga gaganap kung anong gagawin nila. Walang nagsabi ganun kay sa Syria. Walang nagsabi ganun sa mga tao na nagpapakuskuro sa ating Panginoon. Walang nagsabi ganun kay Judas Iscariot. Ginawa nila ang ginawa nila ayon sa kanyang sariling kalooban. Di ba? So, walang paglalaban ng prophecy and free will. So, next point, makikita natin, free will and God's power. Alam po ninyo, ang Diyos lamang ang nakabasa sa puso, sa isipan ng tao. Pero hindi responsable ng Diyos kung anong gagawin o iniisip ng tao. Nalam lang niya kung anong iisipin niya, pero hindi yung pinakikilaman. Tingnan ninyo. So, 1 Kings chapter 8, verse 39, then you in heaven, your dwelling place, and forgive and act, and give to everyone according to all his ways, whose heart you know. For you alone know the hearts of all the sons of men. And Diyos lang nakabasa ng puso. Kaya ang ating Panginoon ay Diyos. Dahil ang ating Panginoon nakabasa rin ng kaisipan ng tao. Dito sa Matthew chapter 9, verse 4, but Jesus, knowing their thoughts, said, why do you think evil in your hearts? Sino nag-iisip? Hindi naman ang Panginoon sila. Saan galing kailang kaisipan? Sa kanila. Hindi naman galing sa Diyos, sa ating Panginoon. For which is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, arise and walk. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic, arise, take up your bed, and go to your house. So dito, may kapangyarihan ng Diyos na magbasa ng kaisipan ng tao. Pero hindi niya pinakikilaman ng kaisipan ng tao. Yung kaisipan ng tao ay galing sa kanyang sariling kaisipan na walang kinalaman ng Diyos. O Diyos po ay may kapangyarihan magligtas ng mga lahat ng tao. So God has the power to save men. Pero kung gusto ng tao, na siya maligtas. In other words, tayo pinapresyo ng Diyos na tayo maligtas. Maligtas lang ang tao, gusto yung maligtas. Kung hindi, kung ayaw niyang maligtas, hindi parurusahan siya ng Diyos. Kung hindi natin pinili ang katotohanan, parurusahan siya ng Diyos. Dito sa 2 Thessalonians chapter 1, verses 1-1 lang po yan. Since it's this righteous thing which God to repay with tribulation those who trouble you, and to give you who are troubled rest with us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. This shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. So bakit hindi ililigtas ng Diyos yun, mga tao yan? Kahit meron siyang kapangyarihan na iligtas sila. Dahil hindi nila pinili na sumunod sa kalooban ng Diyos. So, mayroong kapangyarihan siya sa mga tao. Totoo yun. Kung gusto nila. Dito po mapasok yung kapangyarihan ng Diyos vis-a-vis sa free will ng tao. Kung ayaw maligtas, hindi ka maliligtas. Mabahala ka sa buhay mo. Pero kung siya maligtas, iligtas siya ng Diyos. Dahil meron siyang kapangyarihan magligtas. Kung gusto mo. Yun na niyo. Sa 2 Thessalonians 2:9, the coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among all those who perish, because, bakit sila maparusahan? Dahil ba sila tinakdang maparusahan? Hindi, because they did not receive the love of the truth that they might be saved. May kapangyarihan silang iligtas ng Diyos, pero hindi nila pinili yung pagmamahal sa katotohanan, kaya hindi sila iligtas ng Diyos. So, God has power to forgive sins, God is power to save men only if men will choose to. Kung gusto nila, pero kung ayaw, kahit may kapangyarihan pang Diyos na ligtas ka, hindi ka pa rin maliligtas dahil ayaw mong maligtas. Pero kung gusto mong maligtas, kung sumunod ka sa kanyang kalooban, ikaw ililigtas ng Diyos. Bakit? Dahil meron siyang kapangyarihan na ligtas tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hebrews chapter 5, verse 8 and 9. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all who obey him. So, meron ka pang ng Diyos na magligtas. Pero, yun ay kung gusto mo.
So, mayroong free will to, di ba? Kung ayaw mo, free will yun. Hindi ka niligtas ng Diyos. So, kaligtasan ng Diyos, hindi siya pilita. God has the power to save men only if you will, if you like to be saved. If you choose to be saved. Kung ayaw mo, hindi mapaparusahan ka. Ang kasamaan ng tao at ang kabutihan ng tao ay ayon sa kanyang free will. Kung anong pipilian niyang gawin. He can refuse God. Man can resist God. Pwede mo labanan ng Diyos. Pwede mo siya salansangin. Yan, free will kanya. Dito po sa Matthew chapter 23, verse 37, ito ang sabi ng Panginoon. O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather you, gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Ayaw niyo kanya eh. Gusto siya lukupin sila ng ating Panginoon na parang inahin ng manok na kanyang ilalagay kanyang mga mga chicks. So, siya ilan mo kanyang pakpak. Ayaw niyo kanya. You were not willing kanya. Saan ngayon sinasabi yung predetermined? Hindi. Bakit? Ayaw nila eh. They were not willing kanya. So, Acts chapter 7, verse 51. Yung mga Hudyo at ang mga ninuno nila, they resisted the Holy Spirit. Ito, basahin natin. You stick-neck and uncircumcised in heart and ears. Yun ang dahilan. Bakit sila lumalaban? You always resist the Holy Spirit as your fathers did, so do you. Which of the prophets did your fathers not persecute? And they killed those who were foretold the coming of the just one, of whom you now have become the betrayers and murderers. You resist the Holy Spirit and you resist God. Yun, hindi na silang kalayaan na labanan ng Diyos. Siyempre, with the consequence. Pag nalabanan mo, Diyos, hindi ka maliligtas. So, Ephesians 4 verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you are sealed for the day of redemption. So, pwede mong pigatihin ng Diyos pag hindi ka sumunod sa kanyang kalooban. So, yun ay nagpapakita. Ito yung bunga ng inyong kalayaang pagpili. It's a product of your free will. Kahit gusto kang iligtas ng Diyos, kung ayaw mo, eh wala magagawa ang Diyos. God did not save you against your will. Ililigtas siya lang ng Diyos kung gusto mong maligtas. Tingnan niyo, O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her, how often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Ayaw niyo kanya eh. So, hindi ka maliligtas, hindi dahil sa tinakda kang hindi maliligtas, kundi ayaw mo. It's a product of your choice. So, man has a free will. And for that reason, is answerable for all his deeds. A choice has its corresponding consequence. Kung pinili mo na sumunod sa Diyos, you will be saved. Kung pinili mo na ay sumunod sa Diyos, you will be punished. Simple lang because you have free will. Ganun kang kalayaan. Sabi nga natin kanina, paano ka parusahan kung tinakda ka lang gawin mo isang bagay, anong kasalanan mo? Kasalanan mo, nagkakasala ka lang pag pinili mo na lumabag sa kautusan ng Diyos. Out of your free will. So sa Romans 14 verse 12, anong mangyayari? So then each of us shall give account of himself to God. Because we are responsible for our deeds. Pinili natin gawin ang mga bagay na yun. So bibigay sulit tayo sa Diyos. Kanya. Dito rin po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of God, of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Kung anong ginawa mo sa iyong katawan kanya, yan ang magiging kabayaran sa iyong magiging basihan ng iyong kahatulan. So, iyon ang pinili mong gawin. So, in conclusion, man has free will. So, yun po sinasabi ng iba, that we probably maliligtas because we were predestined to be shamed and we'll be punished because we were predestined to be punished is false.
Anong itsura ng Diyos sa ganong klaseng senaryo? Anong klaseng Diyos meron tayo pagka ganon? It's a God of injustice. It's a Diyos na sinungaling. Sabi niya, gusto niyang lahat ng tao ay maligtas, pero hindi pala. Dahil may siyang tinakdang maligtas at tinakdang hindi maligtas. Hindi siya ganun, hindi ganun ang Diyos. So itong Calvinism is Calvinism pictures God as an evil God, an unjust God, and an unloving God yung makikita natin. But man is free will. Dahil nila lang tayo sa larawan ng Diyos. So ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Ang Pasko tayo, 906 na. Maraming salamat po sa inyong taikinig. At at the same time, panonood din kasi nanonood din tayo. Ako, mayroon talong dito. So, actually, hindi madaling isipin at pag-aralan ang free will. Kasi wala namang statement na sinasabi, man is free will. Nakakalat lang sa balalaksulatan ng mga talata na nagpapakita na meron tayong kalayaang pumili. We have our choice. We can choose. We have our free will. So, Jillian Lel, good evening. Earl Gabriel po, Salunga, good evening. Junot Bautista, good evening. Ray Lagasca Labatige, good evening, Kakabsan. Jose Derit Pilipinas, Pagibitan, good evening. Ito po si Apo Nenet. Good morning, Apo Nenet. Lerita Relisam, na imbag Arabi, kanda kay Amin, Kakabsan. Siren Balbaboko, good evening po, Brad. Ray Beb Shapili, blessed evening po, mga pati. Rod Payoen Baagin. Magandang gabi po mga patid. Ailan, kaganoon siya. Godshed Sumage Algaba, good evening brethren. Jonathan Gonzalez, good evening. RJ Cruz Marasigan, hello kanya. Jojo Campo, good evening po. May tanong dito eh. Si Sherman Alfonso. Follow-up question from last time. Was the fruit that Adam and Eve ate a fig? Because after they ate the fruit, they covered themselves from fig leaves, indicating they were in or near a fig tree. Hindi, hindi siya fig tree. Kasi yung fig tree, pagkain yun eh. Hindi natin alam actually kung ano yung punong kahoy ng pagkalambutit masa. Hindi natin alam. Sabi yung mansanas. Hindi rin sa mansanas. Ang totoo, eh, hindi natin alam. Just because nagpahisi na ng fig leaves para takpan ng kailang kahuburan means na fig tree kinain na. Not necessarily. Siguro yun lamang may pinakamalaking dahon na pwede nilang takpan ng sarili nila. Pero hindi siya fig tree. Ang totoo, hindi natin alam kung ano nga yung klaseng punong prutas na yun ang kinain nila. Basta alam lang natin, it's the tree of the knowledge of good and evil. Pag kinain mo yan, mabubuksan niyo yung mga mata at malalaman mo kung ano mabuti at masama. Yun lang alam natin sa Biblia. Wala na po tayong tanong. Maraming salamat po sa inyong pakinig. Susunod siguro, Webis ng gabi. Dahil Merkulis po ng gabi, we are unavailable. So, Thursday evening, doon po ang ating susunod na pag-aaral. Noon pong pandemic, maganda sana yung balikin. Kaya lang, people are busy, hindi na pwede. During the pandemic, twice a day, pag tuturo na sa Facebook Live, alas 4 ng hapon, tsaka alas 8 ng gabi. Pwede na natin, pwedeng gawin yung 4-8 dahil nung wala ang ginagawa yung tao, naka-quarantine sila lahat. So, napakaganda makinig at manood sa panahon na yun. Pero ngayon, we are all busy. Nagtatrabaho yung mga tao. So, 8 p.m. na lang na po para at least tapos yung trabaho. Kapag makapanood tayo at makapakinig kung gusto natin. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood. Concealed from human sight, he did its skies with heavenly hue, and framed the worlds with his great mind. There is a God, there is a God. He is alive, he is alive. In him we live, and we survive, and we survive. From dust our God, from dust our God.
whose voice the prophets heard. He is the God that we should know, who speaks from his inspired word. There is a God. There is a God. He is a God. He is a God. In him we live. In him we live. And we survive. And we survive. From dust our God. From dust our God. Created man. Created man. He is our God, the great I am. Take your life from mortal life. God holds the germ within his hand. Though men may search, they cannot find. For God alone does understand. There is a God, there is a God. He is alive, in him we live, and we survive, and we survive from the star God, from the star God, we live in him, he is our God, he is our God, the great I am. Our God, Son upon a tree, our life was willing there to give, that he from sin might set men free, and evermore with him could live. There is a God, there is a God. He is alive. He is alive, in him we live, and we survive. And we survive from the star God, from the star God, created man. He is a God. Kung susunamit, maganda po, sabi niyang langit. Come, let us all unite to sing, God is love. Let heaven and earth their praises bring, God is love. Let every soul from sin awake, each in his heart sweet music make, and sing with us for Jesus' sake, for God is love. God is God is love. God is God is love. Come, let us all unite to sing that God is love. Tell to earth's remotest bound, God is love. In Christ we have redemption found, God is love. His blood has washed our sins away, his Spirit turned our night to day. And now we can rejoice to say that God is love. God is God is love. God is God is love. Come, let us all unite to sing that God is love. How happy is our portion. God is love. His promises our spirits cheer. God is love. He is our sun and shield by day, our help, our hope, our strength and stay. He will be with us all the way. Our God is love. God is God is love. God is God is love. Come, let us all unite to sing that God is love. Lahat po tayo kay kapatid na John Rogers. Siya po ay mayroong YouTube account,
John Rogers a cappella songs. So, maganda po yan. Maraming mga scriptural songs na pwede natin pahingan. Tayo po yung matuto. Ang dami po. Ang dami po doon. Pag pumunta ka doon, ang dami. Meron tayong mga awit na alam na. At yung mga awit na hindi natin alam. Napakarami pong mga spiritual songs doon po sa John Rogers a cappella gospel hymns. Yung po ang kanyang YouTube account. Ano po. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana po ay patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Isipin po natin lahat ng biyaya na ating tinatangkilik. Dapat sana ito yung magbibigay ng kaisipan po sa atin na gawin natin ng kalooban ng Diyos. Instead na tayo po yung magmalaki sa mga bagay na binigyan tayo ng biyaya ng Diyos. So, magpasalamat tayo sa Diyos at tayo po ay tumingin sa Diyos at sumulod sa kanyang kalooban. Eh lahat po ng mga bagay na meron tayo, galing lahat yan sa Diyos. Wala namang bagay na galing sa atin, ito'y galing sa Diyos. Lahat ng biyaya, ating karunungan, katalanuan, kakayahan, galing lahat yan sa Diyos. In the final analysis, galing lahat yan sa Diyos. Kaya dyan lang tayo ng Diyos sa larawan niya. Meron tayong karunungan, etc. Sana po ito'y magbigay sa atin ng pagnanasa na hanapin natin ng Diyos instead na lumayo tayo sa Diyos dahil sa mga bagay na tinatangkilik natin ngayon, Diyos. So, kung kayo po'y gustong makisama sa amin sa aming paglilingkod at pagpupuri sa Diyos, ang aming pong church building, makikita ang Church of Christ, ay matatagpuan sa Bukado Road, Trinidad Village, Angeles City. Malapit po doon sa Barangay Hall, ano po? Sa Trinidad Village Space 3 and 4, doon po ang aming church building. Ang oras po ng aming pagtitipon sa araw ng Linggo, dalawa po, alas 9 ng umaga, 9 to 10 p.m. Bible study, 10 to 11 worship service, at alas 4 po ng hapon. Dalawa po ang aming pagsamba at paglilingkod sa Diyos sa araw po ng Sunday, ano po? So, ito pong Avocado Road, Trinidad Village, malapit po ito sa SM de la Bastaga. Ano po. Hindi po sa SM Clark, dalawa pong SM sa Angeles City. Technically, yung de la Bastaga actually, labas na po ng Angeles City, pero mas malapit sa Angeles kaysa San Fernando. So, LS de la Bastaga, SM de la Bastaga. Pag nakita po niyo yun, paggaling kayo ng Angeles City, paglampas siya sa SM de la Bastaga, meron pong kanto sa kanan, pasok lang po kayo doon. Gaya naman kayo sa San Fernando, bago kayo makarating sa SM de la Bastaga, kumaliwa naman kayo doon sa kanto na yan. Doon po papunta sa aming church building. So, you are welcome. Kung gusto po ninyong pumunta, everybody's welcome. Kung gusto nilang makita at mapakinggan ang katotohanan at ang salita ng Diyos. So tayo po ay magpapaalam sa pamamagitan ng maikling panalangin. Abang banal, lahat po ng mga bagay ay nagagaling sa inyo, Diyos. Lahat ng mabuting bagay galing sa inyo, Diyos. Sana mga mabuting bagay na aming tinatakilik sa mundong ito ay maging dahilan para hanapin ka ng tao at tingnan ang iyong kalooban. Instead na ito'y baligtad, sila'y lumalayo sa inyo, Diyos. Sana ang kanyang karunungan ng tao, ang kanyang lahat ng kanyang biyaya na tinatamasa. Kilalanin ito'y galing sa inyo, O Diyos, na pinanggagalingan lang ng lahat ng mabuting bagay. Kami po ay kumikilala sa inyong kadakilan at pagmamahal at kapangyarihan. At kami may dakilang pagkatakot o respeto sa inyo, O Diyos. Sana po kami lahat ng mga tao, sana, ay matutong sumunod sa inyo, O Diyos. At nakamta nila ang kaligtasan. Dahil sa makilam po natin sa bandang huli, pag kami nawalan ng buhay sa mundo ito, ang lahat ng aming mga bagay na naging tagumpay ay walang halaga, kundi kami nagtagumpay na sumunod sa inyo, O Diyos. Naway buksan mo ang kaisipan ng mga tao at tingnan nila, salisikin nila at hanapin ang iyong salita na siyang ilaw ng katotohanan. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Alas yun mo sa amin ng Espiritu ng pagmamataas. Umatiro na ngayon, kundi katulad ng aming Panginoon, higyan niyo kami Espiritu ng kapakababangan.
Ama, bigay sana'y nanadalayan kami ng mga namamahala po sa amin ay magkaroon ng mahusay na pamumuno upang aming bansa ay magkaroon ng katiwasayan, kapayapaan upang kami na iyong mga anak ay matutong magpatuloy sa paglilingkod sa gitna ng kapayapaan at katiwasayan. Dinadalayan po namin ang mga kapatid na sa lugar ng digmaan. Sana iyo silang ingatan. At dinadalangin din po namin ng mga kapatid na nasa may sakit at nasa kasalukuyang kapigatihan, lalo na po yung tinamaan ng baha noong nakaraang linggo. At ang mga bagay tayong inhingi sa kilang pangalan ng Jesu Kristo. Amen. So tayo po ay pansamantala maghihiwalay at lobby ng Panginoon sa Webis ng gabi, tayo magsama-sama. Meron pong, tignan po natin kung merong sumunod, ano po, na bumati natin na meron po ato, si Ailang. Thank you, Brown. At si RJ Cruz Marasingan. Thank you po. Maraming salamat po, mga kapatid. Ingat po tayo. God bless.